Name po? Jerry Torres. BFP? BFP Malabon sa Central. Opo. So, sir, ano po ba ang rason? Bakit po nagkaroon ng ganitong klase ng training para sa mga NGO natin dito sa Malabon? Nasa batas po kasi yan eh. So, batas na po siya ngayon. Oo, batas po na magbibigay ng nag-a-apply kayo ng Certificate of Competency. So, ano po yan? Mga... I-issue po ng BFP Malabon po yun sa bawat participant po. So, bawat... yung ano po yata no, bawat barangay station sa atin sa Malabon na mayroong barangay brigade. I-train, i-lecturean, tapos i-seminar, i-guide. So mandatory po 'yan ng ating city ordinance, ganun. Hindi 'yung city ordinance, BFP na po mismo. So nationwide na po ito. Oh, nationwide po 'yan. So 'yun po 'yung para po sa ang saan po ba ang rason bakit po kailangan natin i-training ang ating mga ano, mga brigade o volunteer? Iniiwasan natin kasi na pagdating sa fire scene, unang-una ang binubuo natin ito, camaraderie, tapos maging familiar tayo sa isa't isa. Opo. Pangalawa, mag-guide din kayo sa tamang gagawin sa kwan. Kasi may hirap yung iba gagawin nyo, iba gagawin namin. Mas maganda, isa lang tayo pagkat mapatay na sunod. So para po magkaroon ng coordination so, din ng government, BFP at saka ang ating pong mga volunteer, no? Oo, oo. So, yun po. Maraming salamat po, Chief. Salamat din po. Thank you po. Yeah, stay safe. Salamat. Alam niyo na yan, di ba? Every time na may training tayo, bawang EOC. Okay? Sino yung EOC? Pag-break sa labas. Pero ngayon lang ma'am, mag-walk and break na tayo para dali-dali. So okay lang ba yun? Ako mag-walk and break ka na eh. Pati tayo sabay na. Sir, ano pa ang pwede natin sa kanila? Yun lang, tatrainin natin ngayon, pagbukihan natin. Sana makapasa lahat. Huwag naman natin sayangin yung mga pinag-training ngayon na. At alam ko naman lahat na nandito, hindi lang bago dito. Sino din bago dito sa atin? Maliban din sa dalawang anak ko. Na ngayon magte-training. Sa Mansoko, alam ko lahat ng training na to eh. May bago pa sa Mansoko? Wala. Sa Tres, hindi yung bago sa atin dito na ngayon lang. Isa, Gilbert, si Third, tumas ka ng kamay, hindi ka pa-training sa amin. Kahit ka nakita. Wala palakasan. Sino nga din dito? Okay, yun lang. Pagpunyayan natin. Same day training, sabi nga nila ma'am, hindi naman ito mahirap. Sa talaga lang ang kaya natin, sana walang bumagsa. Nakakahiya po sa nag-sponsor sa atin, lalo na sa press. Okay? Tama din siya kanina, bakit tayo dito para sa atin. At probably naman so, required natin sa dole. Na magkaroon ng isang fire brigade na naitayo natin sa safety. Meron na rin, sino yung mga nag-safety officer na dito, taas ang kamay. Okay, Maria. Pasa kamay. Apat ka ba kayo? Eh, yung bago, wala dito? Hindi sumama. Okay. So, yun lang. Sana tapusin natin, walang mag-upset. Makagraduate tayo matapos. Makatapos lahat. Walang bumagsak. Okay, hindi man natin pagtsaga para sa atin na lahat. O para sa pamilya natin. Kasi may matutunan natin. Pasalamatan natin ng BFP. Ito pa pala ito, umangos din sa lang. Maraming salamat, Chief. Okay, tawag muna tayo ng isa sa Tres. Si Halligan 37. Hindi ka tanit. Bakit ka sumama sa Tres? Para po ano, bata ba lang po ako, pangarap ko na maging bumbero. Parang ngayon po, kumuha na po ako ng, ano na, experience ko para pag kumuha po ng kahit pa ng ano po ng pag-bumbero po eh may anak na po ako tsaka ang stress po ano eh kasi kaya ng malaking ito po eh malaking tulong po sa akin po marami po akong natutunan na nung bata ako kasi hindi po akong matutunan. Okay, maraming salamat. Sa akin po tayo Bansoko si Laborte. Bakit mo na naisipan sumama sa organisasyon na tutugon sa pangangailangan o sa pag-responde sa mga kalamidad o sa mga sulit? Sa akin na naman po, gusto ko lang tumulong sa kapwa. Yan po.
kaisipan. Diba? Makatulong sa kapwa. Ngayon, lagi sinasabi makatulong sa kapwa, no? Ito talaga yung determinasyon natin na bakit tayo sumasama dito. Ngayon, sa pagtulong sa kapwa, hindi lamang dahil tayo dapat nag-iisa. Diba? Hindi lamang natin kakayanin na mag-isa tayo. Kailangan sama-sama tayo. Diba? Katulad ng grupo nyo, marami kayo dito, mas marami kayo dito sa tres, sa bilang na nakikita ko ngayon. Pero hindi ibig sabihin yan, mas lamang kayo sa gagawin. Kasi sabi nga kanina, yun yung magiging ano ng operations plan mamaya na kailangan tulong-tulong tayo. Diba? Kasi sa pag-respond sa sunod, hindi lamang kailangan dito yung marami kayo, mabibilis kayo, magagaling kayo. Kasi pag may pagkakataon na yung mga maliliit na kasamahan natin, malaking bagay yan. Diba? Magaling ka, wala ka namang tagabot ng host, nasa taas ka. Sino magabot ng host? Bababa ka ba? Para kumuha ng host? Diba? Kailangan din natin yung mga tao natin na yan. Dahil yan yung sa isang nga, sa pag-responde, kasi may tinatawag tayo mga 9-man, may nagsa-size up, meron tayong marshal. Lahat siya merong importanteng bagay na ginagampanan sa isang organisasyon. Kaya bawat isa sa atin, iba mang brigada o ibang volunteer man, dapat tayo, meron tayong ugnayan. Diba? Bawat kinas natin, isa lang ang ating adhikain. Diba? Yung mapatay yung sunog, makaresponde, matulungan po ni kung sino yung nangangilan. Sabi niya, gusto niyong makatulong. Okay? Ngayon, punta na tayo dito sa ating lecture proper. Gusto lang namin munang ipakilala, katulad ng pag-umpisa namin, nagpapakilala kami. Ipapakilala namin sa inyo ang Bureau of Fire Protection. Medyo malabo, no? Ayan. Meron tayong mga objectives. Sabi nga nito, by the end of this module, you will, number one, know the historical background of the Bureau of Fire Protection. Know what are the roles and responsibilities of a fire brigade. Sa inyo yan, diba? During firefighting operation. What are the limitations of fire volunteer? Then, what is fire service? Talaga pala po, kasi na lang natin yan, diba? Pero sa nakikita, maraming maapektuhan, diba? Kasi ibig sabihin nun, kung may responde tayo, mas maganda na lang na dating nito, bumalecture lang. Kasi pag silabas tayo nakikita, mapapagod lang tayo. Pero sila, maraming maapektuhan, di ba? May mawawalang ari-arian, at worse doon, may mawawalang buhay. Di ba? Yun yung iniiwasan natin. Ngayon, bali ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay yung ano ba yung Bureau of Fire Protection? Then, ano ba yung magiging goal na brigada, volunteer, barangay kandigi sa relasyon ng ng Bureau of Fire Protection sa kanan ng mga brigada. Ito po yung magiging relasyon natin doon sa pag-responde natin sa mga sunog o sakuna. Katulad ng sabi nga kanina, meron tayong in-implement, sabi ni Sir Gapasi, in-implement tayo na Operation Star. Okay? Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko kayong tanungin, magbahagi kayo, bakit kayo nandito? Bakit kayo kasama ng Malsoko? Bakit kayo kasama ng Tres? Ano ba yung dahilan nyo bakit kayo sumasama sa ganitong organisasyon na sinasabi nga kanina ni Sir na voluntaryo, passion, di ba? Gusto ko marinig sa inyo kung nagbang talaga yung inisyatibo nyo, yung passion nyo, nagpanan ito. Gano'n ba kalaking yung gusto nyo na maging bahagi ng organisasyon na to? Kasi sabi nga, di ba, hindi biro-biro itong ginagawa natin. Hindi biro-biro na tayo ay
re-respond sa sunog. Diba? Sabi nga, sino nanini Carillo rito? Diba? Pag nagsipi kayo si Carillo, napasok kayo ng lighter, anong ginagawa nyo? Diba? Masakit. Pero tayo, pag nag-respond sa sunog, hindi lang maliit na apoy yung didikit sa atin, diba? Kaya pag nag-respond tayo at may nakita tayo na aksidente, kasi part din yan ng training nyo, diba? Maaari din kayong masaktan doon. Or yung pasyente, mamatay sa kamay nyo, maging consensya nyo pa, diba? Kasi kahit nasabihin mong hindi kami dahilan, pag nakita mong namamatay sa iyong harapan yung tao, binadala ng konsensya natin yan. Diba? Ngayon, gano kalalim yung devotion na dyan? Yun yung muna kung gusto mong marinig sa inyo bago tayo pumunta rito sa magiging lecture ko. Diba? Kasi gusto ko rin maramdaman na narito ba talaga kayo? O kailangan nyo lang ng ID para ito maipagmalaki sa ibang brigada? Kasi diba, hindi lahat ng brigada meron dyan. Diba? Meron sabi, meron kami dito, diba? 75 kami na brigada. Diba? Sabi nga, ang ID, hindi ito basta pinagmamalaki. Ito ang ID na magiging simbolo natin ng pagsisilbi. Na sinasabi natin na voluntary pagsisilbi sa bayan. Nang walang bayan, diba? Inisyatibo nyo, yun po yun. Kaya magtatawag ko muna tayo sa kumatap nila bago tayo magsimula para magkaroon tayo, parang banding na natin, di ba? Medyo kasi tahimik para makilala nyo. Saan palakpakan nyo? Ang mangyayari nito, palakasan ng palakpak. Kaya mas maraming kaibigan, mas maraming palakpak. Okay? Siyempre, bago tayo magsimula, dapat marinig nyo muna yung leader nyo. Alam na namang isusugod natin agad yung tao sa mga dating leader, hanapin, nasa yung presidente? Tawagin natin si Chief. Ayan. Magpapaki siya lang, paki siya lang dito. So, good morning. Ayan, nakikita na naman nandiyo tayo. Isang taon tayo walang training, di ba? So, ngayon, simula. Mayroon pa rin tayong rules. In-instill pa rin dito yung discipline. So, sa COC natin, di ba, every Sunday, ang open nyo daw, sabi ni Sir John, so from now hanggang February 7, 5 successive Sundays. February 7 yung last day natin. Ang rule namin, sir, is meron kaming attendance. One in the morning, one in the afternoon. Ang magkulang sa attendance, kahit isa lang, hindi na siya qualified, makakuha lang si OCID. Na-miss mo na yun. Kumbaga kasi, ito is compressed. Itong COC kasi compressed na siya. Kinumpress na yung buong training na kunyari sa wala pa lang galing basic. So, galing basic, it's 6 months. Sa inyo, kinumpress ng kinumpress ng kinumpress ng 5 years. So, sayang, pag may mamiss kayo, like kunyari, wala kayo for this afternoon, sayang yung topic, yung module na yun, mamiss nyo. Parang yung confidence ninyo din, parang hindi din kayo ganun ka-confident kung may mamiss kayo. So, yung rule namin, stricto kami sa attendance. Nurito, one in the morning, one in the afternoon. Tapos, second, ano natin, na-instruct ko siya ninyo, is yung grading system. Yung grading system natin, medyo mataas kasi yung passing ng binigay na guidelines ng taas, 80%. Opo. Meron tayong skills evaluation, meron ding written examination. Sa skills, bigay ko sa inyo. Ang COC, meron siyang 5 modules. For today, module 1, sa morning, module 2 sa hapon. Sa next Sunday, ano ba next Sunday? January 17, module 3. By the next Sunday, all day lang yun. Puro yung practical exercises about star fighting sa day 3. Pagka day 4 natin, basta 5 modules siya, sir. Pagka day 4 natin, yun yung module 4 and 5. Ah, module 5 lang. Module 5. Kasi sa day 2 natin, 3 and 4. Tapos day 3, practical exercises whole day. Mahaba yung lahat, madami kayo. Buong araw ang kainin natin sa practical exercises ng car fighting.
Pagka day 4, module 5, buong araw din yun. Ang evaluation ng day, ng module 5, hindi kakayanin sa day 4. Sa day 5 yun, hindi talaga kaya. May separate day siya para sa evaluation. Okay? Ito yun, module 1 nyo, introduction to fire service. Module 2, general fire subjects. Yung 3, yun yung firefighting apparatus, tools and equipment. Better kung sa showcase natin, yung truck nyo. Para kayo mismo, yun, yung gagawin din natin sa practical, better truck nyo mismo. Kasi hindi naman truck namin yung gagawin din yung truck nyo. Yung sa, okay kanina ni sa mga magic fire, yung sa magfire, sa Pinayaros magfire, wala pa kasi silang truck na hindi lang. Module 4, yun yung fire suppression and control. Yung module 5, medyo dito mga buhabag sa kay, kaya i-advance info ko kayo. Ang module 5, ang umaga niyan is ang mag-discuss emergency medical service, yung basic life support. Oo, yung mga ganyan, okay? So, kung may knowledge kayo, good. Kasi yung EMS namin, syempre pag binigyan kayo ng COC, dapat, ayun, COC na yan. Kumbaga, doon yung confidence na kaya nyo mag-CPR. Pero kung sa practical evaluation, patulad ng first namin na COC, siguro, tinig lightly lang nila. Nag-exam, nag-rule, balsap, hindi talaga kaya na ipapasa, sir. Ay, hindi, okay pa lang. Ay, wala, natanggal na. Hindi talaga pwede, hindi talaga pwede yung parang mo bibigyan. Hindi, kamay pa lang, nakaganyan na yun. Ay, kasi dito kayo kamay sa mga may training? Hindi, di ba? Anyway, tapos yung hapon nun, papakabiyawan na basic rescue sa rope manship naman. Yung stress, marunong, di ba? Yung mga tali, basta tali naman yung hapon na day 4. Pagka day 5 natin, yun na evaluation ng tatlong skills. Yung sa rope, yung sa EUNES. Yun. Okay? Tapos doon na din tayo mag-post test. Huwag natin yan na yung ano, post test ha. Yung tinutukoy ni sir kanina na apat. Yung apat na yun, yung isa doon sa firefighting room siya. Kasi yun yung tinutukoy ni sir na siguro sa edad. Babae yun, 50 plus na kasi siya. Pero hindi limitasyon ng edad, hindi ako naniniwala. Hindi din limitasyon ng size. May classmate ako sa rescue training. Chubby siya. Gosh, ang lakas niya. Wala sa size. Ikaw makakaalam sa lakas mo. Yun, tapos yung dalawa doon, umagsak sa basic life support. Tapos yung isa, umagsak sa sarili. Sa exam talaga, hindi makuna. Hindi kaya. Kasi pinarimubal. Kasi alam mo, grabe yung support, hindi kaya. Okay? So, seryosohin natin siya para i-design yung effort sa bawat araw na kasi. Pwede kayo mag-take down notes. Better. Pag parang feeling nyo, medyo ano to ha, kailangan ko ino. Tapos pag hindi nyo naiintindihan, feel free magtanong. Ah, para sa clarification, huwag kayong mag-aalangan. Kasi dito training to. Kailangan yung communication sa inyo, yung connection sa inyo ng instructor. Clear yun, ha? Ayun. Okay na tayo, 80%? Tapos attendance. Tapos in every start, before time will start, and pagkatapos ng instructions, meron tayong pagpapawis para din ma-condition. At ang exercise natin, ano siya, pag-gradual na paakyat. Kung gusto nyo pa, sa paas pa ba? Di ba? Dito more tayo sa baba paakyat. Okay? So yan, para ma-relieve din yung tension, mag-sipa tayo po tayo lahat para sa natatanggal sa grupo nyo or sa company. Minimal lang po yun. Kumbaga, ang inyong actions, mostly kung price po lang inyong passion to serve yung mga kapwa po natin. So, thank you very much po ulit sa inyo. At sana po, yung pong ganito kadami, hanggang sa 5th day, ito naman po is every Sunday lang. So, matatapos tayo ng February. February 7. Yun po yung ating last day, yung ating practical sa grading po. So sana po, lahat po makakompleto po ng 5 days. So tuloy po ako sa Operation Star.
Number one po, management of resources. Nabanggit po ng ating GPT kanina. Management of resources. Meron po tayo 25, kung may tigisang track, 37 po na 5 tracks. Yun. Tapos munusutan nyo, 37 na pupunta. Tapos sunod dito, 37 na pupunta. So, kumbaga, kung yun ay gastusin, no, ang sinisingil na pumasa is 10 piso. 20 ka ng 20, hindi mo kinukuha yung sukli. Sayang po resources. Ano po yung mga nasayang na resources? Number one po yung puruto po. Imagine po yung puruto ng 37 na 35 na car tracks. Mukhang po sabay-sabay sa isang sunod. Ilang litro ang puruto po ang naubos. Eh, gano'n po kalahat kabilis umubos ng puruto yung truck natin. Diba? Depende po kung gano'n kabago o gano'n kapag yan ay luma, talaga nagbubugog lang po ng puruto yan. Kasi po, karamihan ng ating mga truck, eh luma na kasi yun na yung pinigay sa atin. Yung pong mga hindi na pang malayo ang truck, yun na lang po yung nare-renovate. Karamihan po ng mga truck. Ako po'y nasa yun sa Pasig, from February to July, doon po yung mga truck nila doon. Yung mga tatlong barangay, yung mga na-renovate lang po na truck, na-renovate po na tanker. Po. Next po is assurance of safety ninyo at namin. So, kapag si Rosie, syempre, ituturo po dito, matututunan po natin. Proper execution, proper techniques, proper use of PPE. No? Kasi iniwasan po natin dito, tayo po ang re-responde, tayo po ang papatay ng sunog, tayo po ang tutulong, tayo po ang rescue. Napakahirap naman po na tayo yung rescue, pumunta tayo o tayo pang aksidente. O tayo pang naka-aksidente. Yun po. Ma-reiterate din po ng regional director kung meeting namin last week. Kung napansin niyo po yung mga, kung nakita niyo po sa Facebook, nag-trending yung mga nag-drip na fire truck ng volunteer. Kaganda na po sana ng pasok ng truck eh. Kurbada po. Nag-drip. Ayos na ayos. Gawa na ng kanyang puwet. Tutupok sa sunog. Natupok ganyan na may pump in. Kasi tumama dun sa paralang sasakyan. Eh, nakapandali pa po. Napagasas pa po. Tutulong po tayo eh. Tayo pang nakaderbisyo. Same is sa PFP. So, kapitin po sa Pasig. Nawala na po yung tanker. Dire-diretso. Buti, bingan na po stay. Nakasira pa ng puste ng meral ko. Ngayon po ang isa sa mga iiwasan po natin. Next po, assurance po ng quality of service. Nung po tayo po ba ay may lumayo po tayo sa Marikina, nung sa Taha, naka-responde po tayo. Yung pati po dito sa alam. So may nagka-problema po tayo doon, ano po yung problema natin? Pumunta po ang city water nila doon sa loob nung sa Provident, meron po tayong pinukuha ng mga hydrant. Pinapagihil ang pagkuha ng hydrant na bumbero, whether volunteer ka or BFP. Bakit po? Ang rasyonal din na binigay sa amin nung city water, kasi humihina daw yung tubig nila sa loob panglinis. It turned out, na meron po daw mga volunteer groups na tumayo, naninigil po ng pera. Yun po. So, na pangit po sa site natin. Pag ano po sinisingil, first day po, 15,000 pesos. Yun. Pero yun po, kami po ay natulong po nang sa tubag, natulong po, naginis po ng bahay. Lumalapit po yung mga kapitbahay sa amin, nag-offer 5,000 pesos. Siya, sirayin mo po yung bahay namin. Ito po, 5,000. Bakit po? Hindi po lang ako. Siya, kasi po yung kabila, 15,000 ang kinabahan po. So, naging ganun po. So, yung iba po na walang pambayad, nalang nawala sa city water. Kasi pwede naman silang mag-limit eh, basta sila yung may tubig. Yun. Tapos, sa Manila, yung mga operations nila, ito ay as per operations po ng Manila, puso po yung mga kamindo na mga volunteer papasok sa sunog, maglulooting, pupulot, na kung ano-ano, sa alis,
yun, ang sisisiin, firepan. So isa yun po sa iwasan natin. Kasi hindi po ma-identify, bakit po, wala naman po sinusi, wala pong ID. Sino pong uniform yun, hindi po makilala. Diba? Sino pong accountability, wala po, ipang accountable po sa event na yun, kundi BFP po, kami rin po sa CM. And ang summary nito, assurance and peace of mind. Kapag po 25 na volunteer groups makapagsiyosi po, ang Operation Star, ikakamada po lahat ng volunteer groups na may COC sa ating rally guard system. Ibig sabihin, kung alin lang po yung area na may sunod, kung sino lang po yung malapit, yun lang po may responding. Yung po ang rally guard system. Ibig sabihin, yung management of resources natin, makapalog, hindi po magsayang. So, kung nga, dito po nagkasunod. Kapag po si Spring, saka si Tres, alam namin na, ah, okay na yun. Okay na trabaho na. Kumbaga, pupunta na lang doon, isang daw po namin. Kasi po, tiwala kami na ulito po ang trabaho. Wala po tayong problema. Kasi po, napuhuan po namin kayo, dumaan po kayo sa amin. Nakapagsiyos po kayo. Kung meron pong problema, meron po din account table, meron po tayong pangalan. So kumbaga, sabi nga ni Sir, ma-follow po yung discipline. No? At kumbaga, pagkakaroon po tayo ng integridad na pag sinabi po volunteer, ay, ayos yan. Ay, wala kang isipin that, walang mawawala sa bahay mo pag sila tumira. So, yun po. Yun lang po ang Operation Star. Ang implementation po nito, sabi ko nga po sa tanyo, as is po muna tayo. Junior recognize po tayo. Kung baga, pamilya pa rin tayo. Kung baga yung Operation Star, i-follow lang natin yan for the betterment po ng ating system. Pero yan po is may implement pag lahat po ng ating volunteer group meron na COC. Yun po. So sana po lahat po tayo makatapos, lahat po makapasa. Yun, yung sa ating last na COC, sa Magic 5, meron po yun na lang. May apat po lang din nakapasa. So yun naman po ay physical, limitations po, physical limitations, saka hindi lang po talaga, ano, kumbaga, yun na nga, dapat safe ka at makakapag-rescue ka, hindi yung re-responding ka, ikaw ang i-rescue natin. So yun lang po, salamat po sa pagpulon, yun, sana po lahat po tayo makapasa, yun, thank you po sa inyong pagpursigil pagpulon. Tapos, yung sinasabi ni Sir na magiging direct operational, wrap up lang to ha. Every after discussion ng module, mag-wrap up ako. Yun yung mga dapat nila. Mga wrap up nila. Direct operational control of the fire ground commander. Kunyari, dadayo tayo sa... Ang ibig sabihin niya, dadayo kayo, kunyari, hindi pa naman implemented yung Operation Star. Di ba pag tumayo kayo sa Valenzuela, mag-report kayo kay boss ng Valenzuela, sa City Fire Director ng Valenzuela. Yan yung ibig sabihin. Yung magiging direct operational control of the fire ground commander. Tayo, kami kunyari, pag pumunta kami ng... magpunta kami ng Valenzuela, let's say may second alarm doon, magre-report kami, tapos hihingi kami ng instruction sa HEPE ng Valenzuela, kasi AOR nila yun. Same goes sa atin dito. Kunyari pag, kasi ang tinutukoy dito, accountability. Pag may mangyari sa fire scene, hindi naman hanapin, saan yung Bansoko? Hindi hanapin Bureau of Fire Protection. Kasi kumbaga,
sa Bureau of Fire Protection talaga yung accountability na binigay para mag sa ayos ng sa fire. Suppression, prevention, gets. Yan yung ibig niyang sabihin. Accountability. Yung parang magpapa-account kayo doon. Nakita niyo pag darating kayo sa fire scene, may whiteboard na malaki. Tapos mag-check-in kayo doon. Yun yun. See, parang yun na din yung parang ICS natin sa Bureau of Fire, sa fire scene. Meron doon naka-label dito sa volunteer, tapos dito sa BFP. Pag tumayo sa amin yung nabotas, check-in yan. Tumayo yung Caloocan, si Caloocan, kanyara, di ba madami, meron sila yung sa central nila, sa may Sangandaan, sa madami kasi sila. Madami sila fire station. Lahat ng pag-check-in nila niyan, kahit kunyari Caloocan sila, mother nila Caloocan, kung ano pa rin, kunyari, bagong barrio dyan. Para accounted, kasi ang accountability, pag mayroong maging, let's say, may maging problema doon, ang tatanungin, yung Bureau of Fire Protection, Caloocan. Kaya dapat accounted nila lahat ng mga pumunta doon. Gets nyo yan? Yan. Tapos pag si commander doon yung pinaka may alam ng gagawin, siya yung leader. Kunyari, dumayo tayo sa Caloocan. Si... Nagpalitan kasi ng hepe. Sir, sino kaya pinakaloocan? Sir Banyaga. Banyaga? Si Sir Banyaga, siya yung pinaka-knowledgeable kung paano gagawin sa Caloocan pag may fire scene. Kaya tayo magiging under direct operational control of the fire ground commander ng Caloocan. Same goes dito sa Malabon. Ang kunyari, dumayo si Pangulo. Alam niyo yung Pangulo fire substation namin. Kunyari, ang sunog, Lomos, AOR siya ng Central. Kahit na kunyari si Sir Joboy, SFO4 siya, mas mataas siya, pero dumayo siya sa Central, magiging under direct operational control pa rin siya na kung sino yung leader ng Central. Kasi yung mas may nakakaalam doon is Central. Yun yung ibig sabihin nito ha, direct, ito yun, ulit-ulit ko ha, ibig sabihin, tagdahan mo yan, baka lumabas sa exam. Direct operational control of the fire ground commander, ha, of the BFP. Sila kasi yung, kung magka may problema, kunyari sunog sa Lomos, ang unang tatanungin, kung sino yung leader nila doon sa AOR na yun. So meaning, yung ground commander ng Central. Okay, ganun siya. Pagdayo natin sa Caloocan, we will be under the direct operational control of the commander ng BFP na Caloocan. Kahit yan, let's say, si kunyari, si Sir, kunyari lang ha, ang hepe ng Valenzuela, mas mataas yung kunyari, mas senior siya. Sa Bureau of Fire Protection kasi, sa amin, ito talaga, ito ang labanan, rank. Kunyari, yung rank ng Valenzuela, mas mataas kaysa sa rank ng Caloocan. Pero pag dumayo si Valenzuela kay Caloocan, ang boss, sino? Caloocan pa rin yan, kasi AOR ko to. Same goes pag, kunyari, di ba na-mention kanina ni Sir yung Operation Star? Sa Operation Star, kasi kami yung nagda-draft, dinadraft na namin yung running card. Pag yung sunog sa Nagustin, matik yun. Malzoco, Tres, Manila Teachers. Pag second na lang ng kapitbahay ng barangay, tsaka lang kayo. Hindi kayo yung leader doon. Ang leader doon, kunyari, daday tayo sa Teneros, huwag tayo mag-ipag... Hindi tayo ba yun para unang panasin sa Teneros? Hindi, Teneros yun. Ganun siya, para siyang may pagka-territorial siya. Hindi naman territorial. Territorial kasi yung connotation niya negative eh. Pero ganun yun, kasi AOR na tayo. Kasi mastery. Mastery of lugar niyo. Kunyari, sino mag-master sa ano? Sa San Agustin? Mas master ba ito ng Teneros? Mas master niyo to, dapat. Dapat master niyo to. Kasi lugar niyo to. Kunyari kami, pagdadayo kami, may sunog yung San Agustin, nauna kayo, okay lang. Kumbaga, ang coordination na namin, pag meron kaming kunyari program, ang itatap na namin kayo, kasi kayo yun nandito, may sunog si Lomos. Ang itatap na namin doon, kung meron kaming program, kunyari meron kaming offline ligtas na pamayanan, kung familiar kayo dyan, yung kita nyo nag-iikot ng mga bumbero, may nagsasalita sa public address nila. Ang magiging katuwang na namin, syempre, matik si Lomos. Kasi ang may mastery ng lugar,
sino ang Oscar Rich? Katuwang helpmate, kumbaga, diba si husband at wife, kung di naman mas under si wife, more of katuwa. Sa roles lang magiging magkaiba. Sa leadership, yun ang tinutukoy, leadership. May leader. Kasi kung walang leader, kunyari kayo, wala kayong leader, magulo. Kami din, kung wala kaming hepe, magulo, walang leader. Si hepe namin, may leader pa. Tapos yung leader, may leader pa. Yun na yun si Aro Sarimbang, yung director. Pag walang leader, magulo. Whether we like it, kunyari kitayo, bet natin kung di natin bet si President Duterte. Regardless of bet natin siya hindi, wala, President siya. Siya pa rin ang boss. Same goes sa atin, kahit bet namin si hepe o hindi, wala na magkala. Ang point ko lang, regardless of your opinion, of your opinion sa leader, leader pa rin siya. Kami kunyari sa Bureau of Fire, kahit anong kunyari, ito bago, mabibago kami sa Lawali, kahit anong ayaw nila sa akin, kunyari sa instruction ko, wala sila magagawa. Kasi ako yung mas, ako yung ahit sa kanya. Kumbaga, ako pa rin yung masusunod sa kanya. Ganun siya. Diba sometimes, lahat ba ng instruction ni Sir John pa, gusto nyo? Walang ganun eh. Hindi lahat. Meron talagang moments na, parang matakayin si Sir John pa. Pero wala pa rin magagawa. Kasi tawag doon leader. Doon matatest kung yung commitment mo, andyan ka ba for the sake of your leader or yung commitment mo for the sake of public service. Kasi kunyari kami, ayaw ko yung sinabi ni Hebe. Pero no, kasi kami, hindi, kasi hindi ka naman nanumpa kay Hebe namin. Nanumpa kami under oath as public servants. Regardless of type ko yung sinabi niya hindi, I am to obey. Same siya sa inyo. Regardless kung ano yung sinabi, wala, leader natin siya. Doon mo matetest kung pwede na tayo maging leader, if magiging mabuti na tayong, ano, follower. For you to be a good leader, you have to be a good follower. Na, kunyari, paano ka maging mabuting public servant? Abiding tayo kay President. Whether dilawan ako or what, di ba? President pa rin siya. Nag-get siya yung point? Iyan na po siya. Ay, okay, seryoso. Ay, sinishare ko lang in layman's term. Nag-ganon siya. Boy Scout lang. Kahit saan kayo magpunta, kami, ganun kami sa Bureau of Fire. Obey first before you obey. Sila na nag-OJT sila, wala silang magagawa ko ng pag-awin na yan. Obey first before you obey. Ano siya, yun lang yun. Overall, yung overarching niyang concept is yung leadership. Kasi hindi naman sa inyo mapupunta yung accountability. Mapupunta sa kung sino yung ground commander. Okay? Accountability. Hindi naman pag may mangyari. Nasaan na dito si Sir Torres? Abalso ko yung di Europe Fire. Accountability. Okay? Sir ma'am, hindi siya yung parang whatever. Ganun siya. So, gutom na kayo. Hindi pa. Ayan na, yun lang yun. Para mas may order, wherever you go, pag walang order, may disorder. Kailangan may order. Ayan, sige. Break na tayo. Balik tayo na. Dito na tayo ng 1300. Assemble na tayo. Yung 1300, nakaganyan na kayo ah. Hindi yung 1300, magsisimula pa lang mag-4. 1300, assembled na. Okay ba yan, sir, ma'am? Okay, break tayo. Ang kailangan nilang tao is 20 lang. Ngayon, dahil inakupa mo yung isang slot doon sa 20 na yun, na madami namang gusto mag-apply para sa slot na yun, na inakupa mo, tapos hindi mo naman siya gagampanan, magkusa ka na. Sabi nga, volunteer kayo, volunteer ka rin lumabas. Kasi may mga naghihintay sa'yo na gusto rin magsilbi, na hindi mapagbigyan dahil limitado rin yung kakayahan ng grupo. Kaya kung ikaw, ngayon pa lang, isipin nyo, kung hindi nyo kaya, sa sarili nyo, di ba, mag-volunteer kayo. Kasi may papasok at papasok dyan. Pero kung kaya nyo naman, at desidido talaga kayo, pag-aralan nyo ang galaw at kilos ng isang volunteer,
Pag-aralan nyo din ang galawang kilos at damdamin at puso ng inisyatibo ng happy nyo. Diba? Kasi yung happy nyo na nasa inyo ngayon, hindi yan happy kahapon lang. Sabi nga ni Sir, 23 years si Sir. Hindi na mabilang. Diba? Sa tagal. Diba? Sa tagal na ganun, hindi na, alam mo, mas minsan nga parang sinabi, mas madaling magpatakbo ng pamilya. Alam mo bakit? Diba Sir? Ang pamilya kasi, may katuwang ka, yan asawa mo. Ang anak mo, pag-aaralin mo, susundan mo yung paglaki niyan, pwede mo yung palusahan, paluin, pasunodin sa'yo. Pero kayo kasi, iba-iba kayo eh. Katulad dito, ilan kayo? Iba-iba ang gali nyo. Diba? Iba-iba ang gali nyo. Lahat yung pakikisamahan ng happy nyo. Diba? Iyon, isa na mabigat na responsibilidad ng happy nyo. Paano kayo pakikisamahan? Diba? Hindi naman lahat kayo mababait. Diba? Pasaway. Pero nakikita nyo, pinakikisamahan kayo ng happy nyo. Iyon yung mga pag-aaralan nyo. Dahil darating ang panahon, kayo yung pupwesto dyan. Okay? Kaya nga sabi, volunteer kayo. Hindi lamang kayo volunteer dahil para makilala kayo sa isang barangay, kundi volunteer kayo kasi gusto nyo magsilbi talaga. Gusto nyo ibigay yung nalalaman nyo, yung lakas nyo para makatulong sa tao. Diba? At yun ang ipinagpapasalamat namin sa inyo. Kaya mula sa akin, maraming salamat sa inyong ginagawa na tulong sa amin. At maraming salamat din na nandito kayo kaagapay namin. Thank you very much. Safety natin lahat. Diba? Para pag may gumawa ng isa sa inyo ng kalokohan, hindi lahat kayo madadamay. Diba? Ganon din sa amin. Para pag gumawa ka ng kalokohan, identified ka na agad. Diba? Kasi dito sa trabaho natin, walang kuwang yan. Kasi ang ano natin is tumulong. Diba? Ngayon, mali mo may masingitan tayo. Diba? Na humalo sa atin. Nakala mo, akala nila kasama natin. Diba? Kung tayo mismo, may responde tayo na wala tayong uniform. Diba? Dapat talaga, pag responde natin, kung wala man lang tayo, wala man tayong regular na PPE, at least pare-parehas tayo ng suot. Walang re-responde sa atin ng naka-shorts, naka-sando, diba? Kasi pangit naman tignan. Diba? Pumasok ka na dito, ayusin mo na. Diba? Nakita nyo naman mga forma ng mga happy natin. Kapag may responde, kulang na lang, akala ko tindahan. May radyo rito. Diba? Pero kung iisipin nyo, hindi forma yun. Yun yung kasi kailangan eh. Para kung yung radyo niya pang-monitor sa isang brigada, yung isang radyo niya pang-monitor sa isang brigada, may dala siyang cellphone, may dala siyang yung mga pabutol. Diba? Mas magandang tingnan yun kaysa pupunta ka doon, nakasando ka, nakashirt ka, nakastepin ka. Anong tawag sa'yo? Luther. Luther. Kung pupunta ka doon, nakaporma ka. O sabihin, alam mo naman ngayon, pag naka-uniform ka, gusto ka ng chicks, diba? Uy, ang forma-forma ng ano, cute-cute ng bumbero. Pipicturean ka ngayon. Para ka na si ano ngayon. Yung sa Baguio, yung lalaking sumikat. Ha? Yo, si Carlo naman. Oh! Gwapo naman si Paeman. Diba? Pipicturean ka, lalagay ka sa FB. Yung pag gusto mo, yung makita ka na, pinicturean ka, nandun ka sa sunog eh. Gaganyan nga. Ayan yung magnanakaw. Tandaan yung mukha niya. Yung mga gusto niyo? O yung makita ka, ang cute-cute naman ni Fireman, di ba? Ang ganda-gandang manamit, di ba? Neat, di ba? Yun. Kasi dapat talaga, pag na-responde tayo, maayos tayo. Huwag tayo na-responde ng balbasarado. Di ba? Halos, may nakita ba kayo mga chip natin na balbasarado, di ba? Malilinis na mga yan. Kasi, pangit din tignan, di ba? Kasi sabi nga, parang goons, di ba? Tapos, katulad yan, kita nyo, pag pinicture lang kayo dito, ang ganda sa ano nga, sa FB, yung kulay ng damit nyo, kasi pare-parehas eh. Di ba? Pag, minsan may daya yung camera eh. Di ba? Pag maganda ang kulay, pag uniform, maganda na epekto nyo sa camera. Di ba? Ganun din yung pagtingin ng tao. Pag naka-uniform kayo, pag tinignan nila kayo, kung ikaw ang pagod na pagod sa pagbomba,
bukwa ka ng bomba, ang laki ng sulok, hindi ka man lang tinulungan ng mga kasamahan mo, eh ikaw nakasanto ka, nakashort, dumaan kayo ngayon, nagdigpit na kayo ng gamit, dumaan kayo. Yung mga kasamahan mo na hindi naman bumomba, pero naka-forma, sabi ng mga tao, thank you sir, salamat sa pagtulong nyo, sa pag-agap nyo sa amin, sa mga bumbero katulad nyo. Samantala ikaw nakasanto ka, pagod na pagod ka, hindi ka pinapansin. Bakit? Kasi hindi ka, ano? Identified. Identified. Diba? Kasi kailangan natin ng identification, kaya nga sinasabi dito, meron tayong kailangan na wear proper identification card. Kasama na dyan yung pananamit natin. Diba? Parang kami, pupunta kami dito, sasot namin yan. Kung magpapakilala ba kami, kilala nyo kaming bumbero? Hindi. Diba? Magkita man tayo sa labas eh. Magsalubong tayo, makikilala nyo ba akong bumbero? Kung naka-civilian ako? Hindi rin. Pero kahit hindi nyo ako kilala, pag nakita nyo ako, sabihin nyo, ay bumbero. Diba? Ganun yun. Kailangan kasi natin na minsan na identification para makilala tayo. Ah, masakit pa niyan, pagod ka na doon, bigla kang itataboy ng police, ng security. Bawal kayo dito, bawal kayo dito. Masasabi mo, sir, hindi pa nakita, pagod na ako. Kasi, kasalanan mo rin. Kasi nga, nakasanto ka, nakashort ka. Diba? Siyempre, ang police, ang tinitignan niyan din yan, minsan, sa first impression. Diba? Kaya dapat ang first impression ng tao sa atin, okay, yun yung isang ano, dapat natin bilang isang brigada. Tandaan nyo, pag pumapasok kayo sa organisasyon, sundin nyo yung rules ng organisasyon. Kasi kung hindi nyo kayo sundin, kahit anong rules yan, diba, kahit ma-fraternity man yan, mapaano, sundin nyo yan. Kasi pag hindi nyo masunod yan, huwag nyo pasukin. Kasi magiging ano, kailangan pasaway ka lang dun. Diba, parang sa religion, diba? Kailangan ganito suot mo. Tapos papasok ka ng ganun, hindi ka papapasokin, sasama loob mo. Lilipat ka ng ibang religion. Diba? Huwag ganun, hindi tayo pumasok dito para maghanap ng sasapian natin kung saan tayo tatanggapin. Tandaan natin lagi, kapag tayo nag-decide na sumapi sa isang organisasyon, hindi tayo para silang sumunod sa atin. Sasapi tayo sa organisasyon para tayong sumunod sa kanila. Yun lagi yung tatandaan. Hindi yung pag hindi kayo napagbigyan, lilipat kayo ng ibang organisasyon. Diba? Ang pangit naman tignan na eto, dating malso ko to, napunta sa dress, ngayon nandito na. Oh, pangit yun. Kala nyo maganda impression sa inyo. Hindi maganda yun. Kasi paglipat-lipat ka. Diba? Bakit hindi ka tumagal sa isang ganon? Mas maganda nga kung tres ka habang buhay, tres kang magre-retire. Tama, sir? Ganun yun. Ibig sabihin, ikaw talaga yung pioneer ng organisasyon na yun. Mawala man yun dati, ikaw ang tatayo na pioneer ng organisasyon na yun. Ito ngayon, ano? Ito yung sinasabi na part ng Operation Star na dating ano. During firefighting operation, the fire brigades and fire volunteer organization shall be under the direct operational control of the fire ground commanders of the BFP. Responding BFPs must follow the instructions of the BFP fire ground commander or his duly authorized representative in the proper positioning of fire truck, as well as provision of water if necessary. When responding, the BFP must notify the BFP of its operation through the BFP fire control operation fire station that has jurisdiction of the fire scene for situational assessment. At yung sinasabi ko sa inyo na hindi porkit nagre-report kayo sa amin, ganun na yung tingin namin sa inyo, diba? Kaya nga tayo nandito eh. Kasi kung ganun ang tingin namin sa inyo, hindi namin kayo kakausapin ngayon. Kasi ang tingin namin sa amin sa sarili namin, mas mataas kami sa inyo. Kaya kami nandito, kasi gusto namin na maramdaman nyo na tayo magpakasama sa pag-apula o pag-responde sa mga kalamidad. Hindi dito yung pataasan. Kaya lang kasi, sabi nga, sinasabi yung kanina, balikan natin yung una, na kailangan, pag pumunta ka sa isang lugar, nagpupuntahan natin, kailangan may plano tayo. May mamumuno. Diba? May mamumuno sa atin. Para smooth yung takbo natin. Diba? Parang sa local government siya, di ba? Kaya nga tayo nag-elect ng mayor,
magkakaiba man tayo ng partido, pag dumating yung tapos na election, dapat support tayo. Diba? Kasi bakit? Para diretso yung takbo ng organisasyon. Diba? Kasi pag may bumali dyan, magkakalukuluko. Diba? Sa election, pwede natin itama yan. Bakit? Paano natin tatama yung mga politiko? Paano natin tatama yung pagkakamali natin? Boto yung tama. Pagdating ng panibagong eleksyon, huwag mong iboto. Pero sa sunog, pag may sunog, pag nagkamali ka dyan ng diskarte, may babalik mo pa ba yan? Pwede ba sabihin natin na, ay pag nagtayo yan, sana masunog ulit, itatama na namin. Hindi ngayon. Pag may namatay, may babalik mo ba yung buhay ng namatay? Diba? Hindi ba na may babalik yan? Sa atin kasi, wala dapat pagkakamali. Diba? Although hindi naman sinasabi natin perfecto. Pero paano hindi tayo magkakamali? Magtulong-tulong tayo para maiwasan natin yung pagkakamali. Diba? Maiwasan natin yan. Yung sinasabi nga kanina, yung sir nga, ang dami nito na experience ng water damage. Diba? Yun lang. Pagkakamali na yun. Paano may babalik yun? Diba? Kailangan magtulong-tulong tayo. Yun po yung sinasabi natin na ganito. Hindi po ito yung leadership. Kundi ito yung sinasabi na, natin na ano, pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Management, diba? Management. Okay? Parang sumoto. Ayan, ito. Pangatlo. Conduct periodic evaluation of all equipment available for firefighting and be responsible for setting in motion necessary procedures for replacing missing equipment. Kasi ito nga yung sinasabing busted hose. Sa liba na busted hose. Tapos mag-operation kayo, malaking epekto yun. Kasi bakit? Bakit pag may busted hose, malaking epekto sa operation? Bakit? Hina ang pressure din. Yeah. Ang importante kasi ang buhay natin is the water supply. Very good. Palakpakan niyo yun, ano niyo. Diba kayo nagiging nagpa-participate na kayo? Kasi kailangan natin ng ganyan yung participation. Huwag kayong kabahan sa amin kasi katuwa nyo kami. Diba? Ano tayo? Kapit busy. Yan. Mamaya. He or she shall conduct periodic evaluation of all equipment available for firefighting. Baka mamaya kasi, iniisip ni Chief, chine-check nyo sa truck nyo na meron na kayong hose, may nozzle kayo. E pagtakbo nyo, yun pala, nagdilig kayo. Tinanggal nyo yung nozzle, e may merienda na. Ayan na yung soft drinks. Binaba nyo yung nozzle. Ngayon, hindi na ipasok nyo sa truck. Lumesponde kayo. Pag responde nyo, wala pa na kayong nozzle. Diba? Kaya kailangan, i-check yan. Diba? Pero dahil si Chief, busy rin siya, kailangan, yung mga naka-assign na doon, dapat sinecheck nyo rin lagi yung ano, pag duty kayo, sinecheck nyo lagi yung gamit nyo. Asensya na, duty ka. Thank you, Paglos. Hintay lang po natin yung si Oporo po at si Arlan. Meron po tayo mamayang ano, pre-test. So, doon po ipipaste kung may natuturan po tayo after po ng post-test. So, ano naman po yun, hindi pa siya graded. So, anyway po, may wala pong katanungan sa mga binanggit kanina. So, tatandaan po natin ha, safety first po lagi. Yun po. Ang ratio po ng firefighter to population, alam niyo po ba? Every ilang population may isang dapat firefighter under the DLG guidelines. May nakakalap po. Every 30,000 po na population, isang fire truck. Every 2,000 na population, isang pong bumero. Every 500 na population, isang pong police. Ngayon, ilan po ang population ng Malabon City? May nakakalap po ba? Sa census. Ang huling kong nakita sa Wikipedia, tayo po ay 300,000 plus ang population ng Malabon City. So kung 300,000 plus, ilang fire truck po dapat ng PFP meron? 10. Ang fire truck po natin, 3, isasira. Yun, so dalawa lang. Yun. So kung 10 fire truck,
ilan po dapat ang PFP personnel na meron? Meron po tayo dapat 150 na PFP organic personnel. Ang PFP personnel po natin sa Malabon kay SGI, 75 lang. Ganun po ka-undermanned ang ating PFP. So kaya po, nakikiusap po kami sa inyo bilang natulong sa amin, bilang makakuha po namin, mag-ingat po kayo. Ingatan niyo po yung sarili niyo. Kasi ang value po in proportion sa guidelines sa DLG, 2,000 po na katao. So pag na-disgrasya po tayo, sino pong magsisilpi sa 2,000 na naiwan natin? Di po ba? Iaatak natin sa mga kasamahan natin. Yun po ay kung sa value lang, pero wala po kapalit yung buhay natin pag sa aksidente. Di ba? Tanong po, wala? Magandang hanghali pala. Bisaya kasi ako medyo itindin nyo konti yung yung dila na medyo matigas. Dila lang naman ang matigas. Ay, walang dati yung usapan yung matigas, ha? So, sa module 2, general fire at saka subject natin. So, hanggang anong oras pa? Buong hapon. Papayag ba kayo buong hapon? O gusto mas mabilis? Di ba mabilis? Di ko yan tayo. Nasitap lang kasi kami ni Mamoboro eh. Pero sabay-sabay na lang tayong matuto kasi hindi din namin kabisado. Mas yung kabisadong kabisado. Kasi yung topic natin ngayon, 10 years na ako sa Malabon Angka, 10 years na rin ako sa Bureau. Last 10 years ko to nadaanan sa training. Pero ngayon, sabay-sabay tayong matututo. So, Sir Wale. Introduction. Objectives lang tayo diretso para mas mabilis. Be knowledgeable on the basic about fire. So, about rest of fire. Fire lang naman talaga kalaban natin eh. At saka yung sarili. Number two, know how to respond. Communicate promptly to the fire caller. Meron yung pasensya to na. Know how to perform duties and responsibilities of a firefighter safety. Self-explanatory lang. Maintindihan nyo yun. Diretso tayo. Ano to? Chemistry of fire. So, ang sa chemistry of fire, introduction lang natin dito. As a fire volunteer, fire ano, para maiwasan natin yung, pag alam natin kasi yung chemistry ng fire, alam natin yung approach natin sa sunog. Tama ako o mali kayo? Naintindihan niyo ba yung nais kong ipapaano? Yun lang na. Kaya dapat, ito ang pinaka-importante. Alam natin yung chemistry ng fire. Ano yung mga andun? Para alam natin yung approach. Alam natin yung gagawin. Usok lang pala, tira na. Usok lang pala eh. Pabayaan mo na. Palakin mo muna. Joke lang. Patayin mo natin. Oo, unang ano sa heat. The form of energy that raises temperature. Oh, yung init. Ito na ba yung chemistry of fire? Iba, di ba? Sige, ito yung unang. Ito yung... Parang ito sa chemistry. Basahin ko lang ha. The energy transferred from one body to another with the temperatures of bodies and different. Three, can be measured by the amount of words. It does. So, init. Init ng katawan lang to. Next. What is fire? Sino may alam ano yung fire? Basta yun. Fire. Pag may apoy, fire. Bombero, fire. Pag bulutin, fire din yan. Oh, the active principle of burning. So, pag may sunog, yun ang tinatawag natin fire. Yung... Sorry, discuss ko lang may. Basta basahin ko lang muna. Characterized by heat, light, and combustion of the or rapid oxidation process accompanied with evolution light and heat of varying intensities. Next. Mas mabilis ito ah.
Kalauna. Mga alas dos tapos na siguro. Fire is hot. Natural. May alam ko yung fire na walang malamig. Hot. Within minutes, air temperature in the boarding room can reach 300 degrees Celsius. Mainit nga. The temperature is at that that melt clothes, skin, and cuts. Temperature can climb to between 650 to 760 degrees Celsius. So, mainit talaga. Lahat ba dito naka-respond din, ha? O bago yung iba? Nag-persa lang. Taas ka man yung nasubukan na mag-respond din ng nagliliyap. Lahat, ay hindi lahat pala. Ay hindi nyo maintindihan to. Kasi pag naka-respond din ka, doon mo talaga maintindihan yung init. Na minsan kasi, pa-short shirt ka lang pa. Kaya tama yung sinasabi nila, dapat may complete PPE ka kasi pasando-sando ka lang doon. Wala, parang matutunaw yung ano mo. Kahit nga naka-full PPE kami, mainit eh. Deadly. Sa kalamita suno, yun, deadly. Tama naman. Most people who die in the fire dies from breathing or smoke toxic gases. Carbon oxide? Hydrogen, cyanide, ammonia. Hundreds of instances. So, deadly ang fire. Deep. Pero kalamita na mamatay sa sunog, hindi naman siya namamatay ng nasunog sa vocation ng mitan. Kaya maintindihan natin, kahit kita, tayo mga volunteer na nag-responde, pwede rin tayo mamatay nun, hindi porkit. Bumbero tayo, hindi tayo pwedeng mamatay sa mga suffocation dyan sa pera. Next, ano mas mabilis? Ito na ang sinasabi ko. The fire triangle. So yan ang fire triangle. Yan ang maano nyo sa pag may sunog. Yan makikita nyo. Pag may apoy, makikita nyo dyan. Oxygen, yung heat, at saka yung fuel. So pag alam natin yan, alam natin yung tulad sa isasample lang natin, no, para hindi na ako mag-elaborate ng maraming mga babasahin dyan kasi marunong naman kayo magbasahin yun pag ano. Yung isang triangle of fire, may mga samples tayo na malalim natin maintindihan. First sample is pag nagluluto, nagliliyab yung kawali. Ano ang kalimitan natin gagawin? Tatakpan. Anong inaalis mo doon? Oxygen. Oxygen. Okay. Ang sa triangle of fire, pag magkasama yan siya, yan mag-create ang fire. Pero pag once isa dyan, wala. Kahit anong gano'ng karami, kahit ano, hindi siya mabubuo. Parang wala siyang fire, walang mangyayaring sunog. Kaya pag may responde tayo na ano, kahit isa lang dyan ang mawawala, pala sa simpleng kawali, tinatakpan mo lang yan, hindi pwede pala, hindi, binuhusan ng tubig, wala eh. Pag tinatanggal mo lang yung oxygen, mawawala yung fire. Binomba mo pa na ano, di sira-sira lahat ng mga ano nila, hindi pala kawa. Ganun lang pala sana, di. O, isang sample yan ha, na medyo ano tayo pag sa responde. Kasi pag may problema, sample lang to, experience ko lang ito ha. Pag nagkaka-problema rin kasi sa ano, generalize kasi yung problema. Yung mga bumbero kasi, kasama na tayo kayo din, bumbero din kayo eh. Hindi mga marunong eh. Patay tayo dyan. Simpleng kawali, sira-sira lahat ng mga gamit nila, basa lahat, pati isang sakong bigas. Kawawa naman. Takpan lang dapat sana ng ano. Naintindihan na, no? Kailangan pa ba na ibang sample? Sa fuel, yung... Ah, ito pala. Fuel in a substance, solid, liquid, or gas. O yan. Example dito sa gas. Gasol. Minsan yung gasol, sa yan sa example. Minsan kasi, pag nagliliyab na yung gasol, naka-ano ba kayo sa amin ng mga barangay? Nagsisindi kami ng gasol, di ba? Nagsisindi kami ng gasol. Tapos kasi sa atin, tendency sa atin sa mga barangay-barangay, sa mga bahay-bahay, barangay-barangay naman, sa mga bahay-bahay, pag nag-click kasi yung gasol, tapos, di ba, mag-ano yung apoy, atakbo na. Magkasasabog eh. Di ba yan ang ano natin? Sino naniwala na sasabog yan? Ayun, sasabog. Sabi ko na nga ba eh. Agad-agad?
Hindi naman, di ba? Ah, hindi. Yun ang importante. Kaya kung sa ano, sa yan ang isa sa substance. Pero pag iba nagliliyap siya, buhay pa yung pihitan. Doon siya sa host nagliliyap. Ang ginagamot, tumakbo ka. Di kung patayin mo yung ano, di mo wala yung hapoy. Yun lang naman, di ba? Ang ipuraan yung ano doon, tinanggal natin yung fuel niya. Tapos sa sunog, tinanggal natin yung... tapos tayo sa oxygen. Sa sunog naman, tinatanggal natin yung init. Yung nagliliyap na. The energy needed to increase the temperature or fuel for ignition to occur. Isa po ito sa example sa responde ha. Pagtanggal ng oxygen. Minsan ang ginagawa na brigada o bureau sa amin din o ano. Pag yung ampul mausok, mausok. Puro usok yung nakikita nyo. Ang gagawin para mapasok o maano, magbubutas tayo. Babasagin natin si ganito, babasagin natin si ganyan. Ano ang pumapasok nun? Pag binabasag mo, pinapalabas mo yung init, pinapasok mo yung oxygen. Ang tendency, lalaki yung apoy. Pero dapat pag ano, kaya may, dapat alam din natin kasi dapat mamaster natin yung ano dyan. Kasi kung alam na alam mo yan, di naman kailangang, lalo na nagbasag tayo. Kawawa naman. Pag okay lang pag yung maliit lang yung mabasagin natin. Minsan kasi yung buong ano talaga, glass eh. Ang sarap pa naman mabasagin nun. Para kang nasa ano no? Sa movie. Okay. Next. Naintindihan ba? Ayusin nyo, baka bagsak tayo lahat ha. Kunin nyo lang sa akin naman yung sagot para sumatik pasado tayo. Ay, ito na. Yung triangle of fire, dinagdagan nila ng chain reaction. Tama ba? Or chemical reaction. Yung ano, kasi yung pag oxygen heat fuel, dapat yan, makakabuo siya ng fire pag pare-pareho siya ng dami. Yung pareho sila ng sample kung isang paano i-explain sa Tagalog? Pwede bibisayahin ka, intindihan niya. Parang percentage ng ano, dapat pare-pareho sila. Kasi pag sobrang dami din naman ng oxygen, hindi rin mabubuo yung fire, di ba? O sobrang konti yung oxygen, hindi rin siya mabubuo. Kaya dapat may chain reaction. Hindi mangyayari yung chain reaction kung hindi pare-pareho yung amount or yung amount nga ng mga ano na yan, yung oxygen heat at saka fuel. Yun lang ang yun ano lang sa fire to try. Yun pa explanation sa inyo, yung orientation. Okay. Ilang slide na lang. Three physical states of matter in which fuels are commonly found. Okay. Solid. Fuels have this definite shape. Alam na natin ito, no? Solid fuels. O yung mga ano to, mga nasusunog. Tao. Ano yung tao? Solid ba yun? Pagpato-pato siguro na solid. Ito, mahina ito eh. Dito solid. Pyrolysis. The position of the fuel affects the weight. Okay, number two is liquid fuels. Gasolina. Mga oil. Yan alam na tubig yun siguro yung fuel yun. Gaseous fuels. Alam na natin, maintindihan na natin, di ba? Naintindihan o naintindihan? Alam nyo na yan. Dapat lang para matapos tayo. The relationship of... Sige, diretso tayo ha. Nahabol ba? Sabihin nyo lang, pag inantok nyo ha, hiniantok na kayo dyan ha. Kasi mag-exercise na naman tayo. Hirap na hirap pa naman si Junta sa exercise. Napagod. Matanda na rin siguro. Okay, diretso tayo. The relationship of concentration of oxygen to life, safety, and combustibility. Concentration below 21% have some effect on life safety. Okay, ito. Ito ang sinasabi ko kanina, pag hindi pare-pare yung ano ha. At 9%, an individual becomes unconscious. Kung papasok ka sa ano, di ba pag nasunog kasi, pag example sa isang building, may sunog. O,
mauubos kasi yung oxygen nun. Paakyat ng paakyat, yung pababa yung oxygen. Di ba alam mo yan? Di ba alam na may nakapagturo na ba sa inyo na ano mo niya? Once mapasok ka sa isang ano, pababa ng pababa yung oxygen pa, pakunti ng pakunti. Kaya 9%, pwede kang himatay nun. Yun ang kadalasan nangyayari sa mga building or mga ano na kalimitan na nasubukit na sila. Hinimatay muna, saka na sila inihaw. At 6% death will occur in a few minutes. Pag 6, sobrang baba na wala, pwede na tayong mamatay na. In concentration below 18%, fire begins to decrease. Generally, concentration below 15% will not... Paano kaya sukatin dito? No? Ba't alam nila itong percent-percent ito? Basta, yun na yun. Generally, concentration. Sige, next. Maganda, hindi ko pa sinabi. Hindi, okay na. Okay, balik na. Okay, next. Hindi ko rin kamusado yan. Four products of combustion commonly found in structure fires that create life hazard. Also, na, ano na natin kanina yan? Heat, smoke, heat yung init, yung smoke yung usok, fire gases, and flame. So, nakakamatay din yung ano, yung flame, ha? Yan daw ginagamit sa impyerno, eh. Flame. Wala na smoke. Okay, next. Ilan na lang ba? Ito. Three methods of heat transfer. Depending on the type of structure. Ito yung mga kalimitan din nating na as fire volunteer, fire brigade, or sa aming mga bombero. Ito rin yung mga kalimitan hindi naintindihan ng mga simpleng ano lang din na wala rin, hindi nila naranasan yung mga ganitong seminars. Conduction. Ito yung mga transfer of fire, ha? Yung bahay ni ganito, nadamay yung ganito. Ang layo naman, bakit inabot? So dito ina-explain, ang layo na ng bahay niya, magkalayo. Tawid ng kalsada, ba't nasunog yung isa? Baka sinindihan din. Yan mga ano natin, di ba? Dito ina-explain yung conduction. Heat conduction from anybody to another, either by direct contact or an intervening heat conduction medium. Mag-boyfriend, girlfriend, magkatabi, sabay uminit, yun ang conduction. Magkadikit eh. Iinit talaga. Di ba? Alam mo mga lalaki yan. Ewan ko yung mga babae. May babae ba dito? Binabae? Wala. Sige. Convection. Transfer of heat energy by the movement of air or liquid, example. Ito rin minsan, malayo-layo na, natatransfer siya. Hindi sila magkadikit, pero nasunog pa rin siya sa sobrang init. Next is radiation. Ito ang sinasabi ko na magkabilang kalsada dahil sa radiation, sa sobrang init. Alam niyo ba, yung usok na yung nag-ano, conductor din yan. Subukan niyo yung, saan ba ako? Ah, sa paik ko pala, sa training ko sa paik. Ano po naniwala yung usok pala, pwede pala daanan ng apoyan na pwede mag-ano sa kabila. Okay, next nga, anong sunod? Ayun, yan sila, conduction. Saan si conduction? Itong ano, di ba? Convection at saka yung sa baba. Next. Drawing lang yan. Sa mga bata na yan, ano yung drawing? Ignition. The different fire conditions and other associated hazards and appropriate actions. Ignition occurs when the four elements of fire, tetrahedron, come together and combustion begins. Okay, yan sinasabi ko, balik-balik lang ito eh. Tapos na tayo eh. Ignition, pag kumpleto yung apat na ano doon, ay yung tatlong ano ng triangle of fire, yan siya nag-ignite. Pero pag wala ni isa noon, hindi siya mag-ignite. Walang mangyayaring fire o sunog. Can be caused by a spark or flame. Tapos tanong ko pala,
Naniniwala ba kayo sa pinapakita sa mga movie na pag yung, di ba yung gasolinaan, tinatapunan mo ng sigarilyo, magliliyap? Sino nag-ano doon? Sino naniniwala doon? Pagkatama rin eh. So, may mga study na tayo, hindi na natin abutin muna yon. Pero sa alam ko ha, pag gasolina, inano mo ng hindi talaga flame, hindi siya magliliyap. Yung ano, pwede pa. Yung gas. Spark lang yung konti eh. Tapos, ignition, easiest to extinguish. Flame temperature above 100. 1,000 Fahrenheit, yet room temperature is only slightly increased. Growth. Free burning. Fire flame begins to form above the burning fuel. Ano to different conditions? Begins to draw and form the surround space into flue. Hot gases rise. Ito na yung nagliliyap na. Ang palaki na. Ignition pa lang. Paumpisa pa lang. Kumbaga, ligaw-ligaw pa lang. Itong growth, may date-date na. Begins to draw from the surroundings. Hot gases rise, heat sailing spread until the reach of walls. As fire grows, the overall temperature increases. So, iinit. So, pag nakukompleto na yung triangle fire, pag nakukompleto yon, ito na siya ang umpisa. Nag-ignite, palaki ng palaki. Next, brother. Flash over, oh, ito na. Ano kaya kaibahan ito na? Si Jun talaga nagkakaalam nito eh. Sila ng mga sunog dito. Bago kami dumating, ando na si Jun tay. Ito na naabot. Ang naabotan kasi namin minsan, fully developed na eh. Tapos, wala kasing tumatawa. Ganun kami. Kasi sa katotoo yun, hindi kami respondin na walang tawag. Hindi mo kami pulis na nagro-roving sa gitna eh. Dapat tawagan muna kami ha. Kahit kayo ha, tawagan nyo kami pag hindi namin alam. Minsan nga, nakikitawag ako kay Potrero eh. May marinig ako sa radyo na, nagtawag ako kay Potrero. Kasi sa kanya lang may number at saka si Tineros. Oh, Concepcion, si Tatay. Fully developed, that flash over, transition between the growth stage and the fully developed stage. So sa gitna pa lang, hindi po masyadong ano, kumbaga sa bahay, one-fourth pa lang o nag-ano pa lang. So sa fully developed, nagliliyab na yung bomba. So all combustible materials and combustibles involved, releasing maximum amount of heat. Kumbaga sa isang bahay, buong bahay na ang sinusunog niya. So anong gagawin natin doon as fire volunteers? Sa tingin nyo, pag nasunog na yung buong bahay, anong gagawin? Bayaan na lang, sunog naman eh. Okay, dito na may encounter natin mga fire volunteer minsan. Sabihin na mga nirespond niya natin. Ay, may kasamang mura pala, hindi pwede nag-video eh. Sabi niya, itong mga bumpero na to, inuuna kasi yan, mayaman kasi yan eh. May encounter niya yun pag nag-ano. Kasi na-encounter na yan ni Boss Junta kasi matagal na siya sa servisyo eh. Oh, binayaran yan kasi inuuna itong bahay na to. Kasi pag na-fully develop na yung ano, ang tendency na natin, ang ano na lang natin, huwag makadamay. As fire brigade na yun ang unahin natin ha, huwag yung dito natin unahin kasi nagbayad. Kasi baka magkatotoo yung sinasabi nila, protektahan na natin yung dignidad natin, dignidad na lang. Pero pag magbigay, hindi tanggapin. Ano ba tayo? Pero huwag natin i-prioritize yun. Ang importante sa atin, yung trabaho muna. Kung sino yung, kasi naka-COC na tayo, alam niya yung proper, alam na natin yung tama sa mali. Diba? Ito yung inano namin dito eh. Ipapaalam namin yung, kung gawin niyo yung mali, nasa inyo na yun, pero alam niyo yung tama. Kaya pagpagalitan namin kayo, pag ginawa niyo to, alam niyo naman yung, meron lang kaming magalit sa inyo, alam niyo yung tama ah. Pero wala, joke na. Wala tayong galitan. Fully developed, next. Kasi nagmamadali si sila. Si Sir... Ano Sir Kad? Sir Kadaik, nagmamadali. May tataposin mo trabaho. Petit,
Ako rin pala yung mamadali. No? Okay, the difference of conditions of the resuscitation hazard and appropriate actions. Decay. A smoldering fire. As fuel is consumed, okay. Kalamitan, pag yung pabagal-bagal, hindi kami tumatawag. Lalo pag maliit yung bahay na wala namang manadamay, ito na naabutan namin palagi, decay. Overhauling nila yung, overhauling nila ginagawa ng bureau. Tapos na naman si Sir Jun na ano yun eh, yung mga baga-baga, tinapos na niya. Sa amin na lang yung abo. That's what fuel fiber. Oh, backdrop, smoke explosion. Okay. Sadyan natin yung backdrop. Kasi as fire brigade, lalo na pagpago tayo sa ano, sa pagbo-volunteer o mga ganun, sa mga action, ang sarap ng feeling ng punta-punta ka doon. Sagasa dito, sagasa doon. Hindi natin alam. May mga ganyan-ganyan pala, may bakit may backdrop pa. Smoke explosion. Explosion or rapid burning or heated gas. Of course, when oxygen is introduced into a smoldering fire, often caused by improper ventilation. Warning signs. Pressurized smoke, existing small openings, dense gray-yellow smoke, confinement and excessive heat, little visible flame, smoke leaving buildings in fact. So itong backdrop sa madaling salita. Sample may sa loob ng bahay, saradong-sarado. Ikaw na bagong... Ah, bago to eh. Kasi pag minsan nasa truck lang si ano eh. Abante ka doon, linya nandito, linya doon. Tinutulungan ka pa ng mga tao. Pero hindi mo pa alam yung sunog ah. Pusok pa lang yung ano, pero maitim-itim na. Ang ginagawa ko ngayon para mapasok yung ano, sagasaga. Patsyak sa pinto, buta yung babalik sa'yo yung pinto. Meron ang mangyayari. Once kasi may single opening na yan, pwede na siyang mag-ano. Yan ang iwasan natin. Once mag... Sa respond din na ito, ituturo din naman sa inyo ito. Sa amin, i-explain lang namin yung backdrop. Once ba sobrang init kasi yung ano, sobrang init yung saradong ano. Alam niyo naman yung siguro, sobrang init na pag... May tendency talaga siya na mag-explode. Once ma... ano nang... Lalo sa gasol, yung sinasabi ni Sir, pag naubos lang naman yung ano nun, parang na gano'n na. Pero matagal yun. Alam mo sa sunog, di ba, nagsabugan yung mga gasol daw? Kasi natutunaw siya eh. Sobrang init. Yung gasol kasi pag nanginitan, gumagalaw yung ano, magre-release siya ano, pag automatic yung release, yung siya sasabog. Kaya masabog-sabog sa mga ano. Kasi natutunaw yung bakal eh. Kaya ganun katagal, yung sasabog yung ano na nagliliyap. Yung gasol na nagliliyap, ganun siya katagal. Tagal, matagal yun. Tunawin muna niya yung ano, na malaki yung pressure ng ano, kaya sasabog. Ito namang backdrop, pag sobrang init, masobra na yung nasunog, sunog na sunog na yung sa ano. Kaya pag nag-responde tayo, pag-aawak tayo sa ano, tingnan niyo na pag sobrang... Class A fires. Kasama ba pala ito? Oh, ito yung mga class A fires. Ordinary combustible materials such as paper, wood, rubber, plastic, textiles, the board with an ember, leaf, and ash, water. Kasama na dito yung tao. Pwede tayo, yung mga nagiging abo, may abo. Ito yung class A na, yun ang mga ano na class A fires. Next, class B. As sa drawing, kita nyo ba yung drawing? Hindi ko na-explain, nakakita nyo na eh. Hindi, ano, oil, kerosene, ano yung isa? Ha? Solvent. B-boys lang yung ano niyan. Oil, gasoline, solvent, high fire hazard, water, minute, extinguish. So, ito yung class B fire na hindi mo pwedeng gamitan ng tubig pag extinguish. Kaya as fire brigade, as ano, alam mo rin, nasunog yung, huwag naman sana, walang yung tawag ito. Gagamitan mo ng tubig, ano yung, sino bang taga dito? Spring. Pag nasunog pala, spring, patay tayo, takbo na lang siguro, no? Kami nga rin yung in-charge dyan, mag-inspection sa spring. Sabi ni Hepe, gawan niyo yung, ano yung spring. Ano kayang magiging ano yun?
Kasi once nagliliyap yung once lang naman ha. Kasi nasunugan, sinasampulan kami ni Sir Archie. Archie ba yun? Yung may nasunog na ano doon? Kasi mantika din. Di ba kaano din yun ni Sir Tak? Alam niyo sa Toto? Ah, Toto ba yun? Sir Katmon? Yung nasunog na mantikaan? Ah, sa may kanlay? Kanino ba yun? Unikan, unikan. Oh. Nakita niyo doon? Sino nakarespond? Nakarespond? Nakita niyo, di ba? Pagdating natin doon, pag bubukahan mo lang ano, ano yung apoy? Kasi pag na-spread yung mantika eh, kahit anong buga mo, wala. Hindi mo malalapitan. Kung hindi namin nilagyan ng chemical yung ano, hindi namin matatapos yung ano, yung sunog na yun.